Patong-patong, nareklamo ang kakaharapin ng suspect sa pang-hostage sa Green Hills kahapon. Pero wala raw siyang pinagsisisihan sa kanyang ginawa. Balitang hatid ni James Agustin. Mula sa pagkakadamba sa kanya ng SWAT kagabi, may ilang gasgas sa mukha ang suspect na si Alchi Paray. Mula sa Vimo, dinala siya sa San Juan City Police Station. Sumailalim siya sa medical examination sa San Juan Medical Center na tumagal ng halos 20 minuto. Bago mag-alauna na madaling araw, dinala naman siya sa EPD Crime Laboratory sa Mandaluyong. Doon siya isinailalim sa drug at paraffin test. Ang baril na nakuha sa kanya, itinurn over sa crime lab para sa ballistic test. Giit ng suspect, wala raw siyang pinagsisisihan sa mga ginawa niya. Gusto lang daw niya iparating ang mga hinaing niya. Sa ngayon, sir, para sa akin, maganda na to. Kasi ang ini-expect ko, ako mismo, ang iisip ko, sa cemetery na, hindi na police station. Nagsisisi ka ba sa ginawa mo, sir? Hindi, sir. Hindi ako nagsisisi. Ang polisya inihahanda ng patong-patong na reklamo laban sa suspect. Ito po yung mga kaso pong kakaharapin niya, yung possession of explosives po, yung Republic Act 8294, yung sa baril po niya, Republic Act 10591, tsaka yung sa ammunition, tapos po yung kanyang binaril, frustrated murder, yung mga hinostage niya, grave coercion, at yung pinagtatakot niya, nababarilin niya, sasabugan niya ng granada, ng mga hostage po, no? Grave threat. Ipapatawag din ng pulisya ang security agency ni Paray matapos madiskubre na walang record sa PNP Sosya ang suspect. We were able to verify his status sa PNP Sosya at nalaman namin na wala siyang record dun. As security guard, hindi siya license. Yun ang lumalabas. Sa palagay niyo po kaya makakapasok ka sa mall security, commercial establishment kung wala? Natanong din ang pulisya kung bakit hindi agad inaresto ang suspect na nagsalita pa ng ilang minuto sa media nang may nakasukbit na baril. Binigyan lang po siya ng time para makapagsalita. Bakit hindi ka agad inaresto? Uulitin ko po, meron pong protocol na sinusunod. Ako po ang ground commander, ngunit meron pong negosyador. James Agustin, GMA News.